Yo, yo, yo! What's up again mga kabayan? It's Team Sir Kenya and welcome back sa aking YouTube channel. It's your vlogger ng Israel. Ang caregiver vlogger ng Israel pala. So welcome back po sa aking YouTube channel. So in this video, papunta tayo sa Takanat Autobus o yung paradahan ng bus dito sa Jerusalem kasi pupunta tayo sa clinic na nagturok sa atin ng COVID vaccine kasi dito po sa Israel ngayon ay mandatory na ulit yung pagsusuot ng face mask at saka ini-implement na ulit nila yung paggamit or yung isang requirements na kailangan mong i-provide yung iyong health certificate o yung tinatawag nilang green card. So kahapon ako'y mag-gym, hindi nila ako pinapasok kasi wala akong copy ng aking green card. So today pupunta tayo doon at susubukan nating kunin kasi it's been 6 months since binigay sa akin yung first and second dose pero until now hindi ko na-receive yung aking green card. And ang reason kung bakit hindi ko na-receive ay hindi kami pareho ng health insurance ng employer ko kasi under sila ng Mukedet and under ako ng Clalit. So hindi ko alam sa mga kababayan natin dito sa Israel kung paano nila nakuha yung green card nila. Comment down below kasi kailangan ko talaga ng tulong nyo. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. So today, ang sasabihin ko, kailangan ko mag-vacation sa Pilipinas and isa yun sa mga requirements sa airport. So yun yung sasabihin ko ngayon and hopefully ang naka-duty ay marunong mag-English kasi hindi po ako marunong mag-Hebrew. Nakakaloka. So sabi ko naman sa anak kanina, if ever na hindi marunong magsalita ng Hebrew or ng English yung naka-duty, tatawagan ko siya and sabi ko paki-explain na lang na sabihin mo na lang na ano na magbabakasyon ako sa Pilipinas and isa yun sa requirements ng airport para makasakay ng eroplano. So malapit na ako sa Takanat Autobus and parang dalawang station lang yon. So let's go, samahan niyo ako kung ano sasabihin nila. So ayun guys, kakatapos ko lang punta doon sa Mukedet and kinuha nila yung aking information. So bali mas feeling ko ha, mas maganda yung naging process ngayon kasi nung last na pumunta ako doon, bali kinuha lang yung information ko, parang in-scan yung passport ko tapos sabi nila isi-send out nila sa Ministry of Health pero wala naman ako na-receive. Pero kanina, medyo tinutukan naman ako ng yung babae na nandoon. So medyo marunong naman siya magsalita ng English tapos na intindihan niya naman yung gusto kong sabihin. And I guess marami na sigurong mga complain or maraming mga kumukuha ng ganong certificate lalong-lalo na kagaya ko. Hindi kami pareho nung alaga ko ng health insurance. So kinuha yung information ko, yung passport ko, yung pangalan ko kasi nandoon naman na sa passport yung information ko. And then sabi niya after 48 hours, so that's 2 days, saka pa lang magiging okay yung aking cert and yung green card. So either babalik ako doon after 2 days or pwede ko daw kunin through online sa Misrad Labriot o yung health ministry dito sa Israel. So kakain muna ako kasi nabanggit ko kanina magdi-deposit ako ng pera. And it turns out na 12:30 pala bakla yung aking
binigay na appointment. Akala ko 2:30 kasi ang sinabi ko 2:30 pero ang binigay pala sa akin 12:30. Eh di naglapse na yun. So tumawag ako ulit, binigyan ako ng 3:24. So kakain muna tayo sa Thailandi and hintayin na lang natin doon yung ating schedule kasi nandun naman si Kuya Maxi sa aking trabaho. And gusto naman na ng alaga ako na makuha ko yung cert ko kasi matagal niya nang sinasabi. Kasi nga, sabi niya, kailangan. So kagaya ngayon, talagang kailangan na. Parang ini-implement na naman nila na kailangan. Isa sa mga requirements na naman yon. So, kain lang tayo sa Thailand NME. Kasi nakasarado yung mga food, mga Filipino resto ngayon. Kaya, doon tayo kakain ng ating lunch. So, let's go! Ngayon, so nandito tayo ngayon sa Tilabib tuloy. Sa Thailand para kumain ng ating lunch. So, nag-order tayo ng stir fry noodle. Say hi. Pumunta kasi kinukuha ko kasi yung certificate ko kasi ini-implement na naman. Ngayon, wala akong maiisip na i-vlog kasi sabi ko kain muna ako sa Thailand. Kaya saan ka galing, te? Nag-withdraw. Wala nang pera, ubos na. Walang pera? Wala na. Ay nako. Nasira. Seryoso, hindi na sila magkakapera. Wala na, bukas na yata. Ay shit. Bye, ingat ka. Ayan si ate. Si ate Anabel. Char. Sayang tayo. Wala na silang pera. Nakakaloka. Tapos nag-order pa ako ng mga rin. Kain guys. Ang kortada natin? Ang kortada, hindi na pala ako mag-serve. Isogaro! 3:30 pa iti schedule ko, ang kortada. 3,000 muna ako pinaalam ko na ba? Tagi-pinaalam ko yung visit ko. Ano ba? Tagi-3,3 na. Ang kortada yung ate. Kami nagsira. Ay ate, ingat ka. Baka makiblood ka mga kapay. Bay tayo nga to da. Mga high blood ni ate may stroke.
makabandog mo, kumare. So yun na nga, hindi ako naging successful sa banking today kasi yung unang appointment ko 12:30 at ang ina-expect ko 2:30. So dahil kinukuha ko yung certificate ko, inuna ko yung certificate ko dahil kasi syempre ang ina-expect ko nga 2:30. Yun pala 12:30 dahil. So ang nangyari, naglapse yun and tumawag ako ulit. At ang binigay naman sa akin, kukuha ng package. Hindi naman ako kukuha ng package, kukuha ako ng pera na demonyo ka. At ito na nga, syempre nag-order din ako ng masarap na pagkain dahil. Tapos wala pa ang pera sa bank ko. Hindi na kasi pwedeng gamitin yung card na binigay nila, useless lang naman yun. Kaya sabi nung alaga, sabi nung employer ko mag-open na lang daw ako ng bagong ano. Ha? Yung asawa naman ng alaga ko, narinig ata yung boses ko, sabi ko. Parang yung asawa, nakita niyo yung naglalakad sa likod, yun yung employer ko. So, akyat na ako, at ako yung hinahanap na ni madam. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag sana kakalimutan mag-subscribe. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag sana kakalimutan mag-subscribe. At syempre, hit mo na notification bell para every time nag-upload ako ng bagong video.